Magandang araw mga kuya at ate. Ako po si Ate Baby Mamaril ng Epiphany of the Lord Parish. Nagtapos ng proyekto sa dati naming parokya Santa Cruz Parish noong 2015. Kabilang ako sa class number 2. Ako naman po si Ate Peng Mamaril ng Epiphany of the Lord Parish. Kabilang ako sa proyekto class number 6 noong 2016. Ang magandang balita sa atin sa araw na ito ay mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 21, talata 33 hanggang 46. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi at sumaaking puso upang ako ay maging karapat-dapat na magpahayag ng magandang balita ng atin. Ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukit. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan mas marami kaysa una, ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa kanyang sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at paupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan ito ay magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpinsana nila ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Mga kuya at ate, ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Cristo. Iayon po natin ang ating ebanghelyo sa kasalukuyan nating buhay. Ganun naman po dapat, di po ba? Ang mga aral na ibinigay noong unang panahon ay iniwan para sa mundo at nananatiling angkop at makabuluhan para sa atin hanggang ngayon. Sa ebanghelyo, isang talinhaga ang ating narinig. Ang talinhaga ay isang simpleng kwento na nagtuturo ng moral at religious lessons. Sa oras na iyon, ang mga kausap ni Jesus ay ang mga pariseyo at punong saserdote, ubasan. Dito sa talinghaga, ang may-ari ng ubasan ay ang Panginoon. Ang ubasan na tinutukoy ay ang Israel. Ngunit sa ating panahon, ito na ngayon ang ating sariling kinalalagyan. Ang pinadala upang mumolekta ng renta ay ang mga propeta. Alam naman natin kung ano ang mga nangyari sa kanila. Ang tinitukoy ni Jesus na nangungupahan na hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin ay ang kausap niyang mga punong saserdote at pariseyo. Ang tanong ko po sa ating buhay ngayon,
Sino ang nangungupahan na hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin sa ubasan? Maaari sila ang mga kaparian. Pero sa may kasabihan, pag tayo ang nagturo, tatlong daliri natin mismo ang nakaturo sa atin. Kaya nga, kung tayo ang tatanungin, lalo na sa prex, ginagampanan ba natin ang ating mga tungkulin sa ubasan ng Panginoon? Maaaring ang kanyang ubasan ngayon ay ang simbahan, ang ating pamilya, ang ating pinagtatrabahuan at iba pa. Sino ngayon ang bantay sa tore laban sa magnanakaw? Ang bakod sa paligid ng ubasan ay ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tulad po ng Ambab at 7 Piece of NK Dubs at ang ating prex seminars. Upang huwag pasukin ang ating pananampalataya ng mga masasamang elemento. Nauna nang naging mga bakod ang ating mga santo, mga halimbawa at inspirasyon sa ating upang tularan. Ang pigaan ng ubas ay sumisimbolo sa ating simbahan. Ang ating mga misa at iba pang religious activities upang pigain mula sa atin ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Gumaganap ba tayong lahat sa ating mga tungkulin? Sinabi din ni Jesus, una, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang magiging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Malapit nang magkatotoo ito dahil sa tagpo sa Ebanghelyo, kaunting araw na lamang ay papatayin na si Jesus. Hindi na ubasan ang pinag-uusapan, kundi bagong istruktura. At ito ay ang kaganapan ng paghahari ng Panginoon sa kanyang kaharian, na laman ng mga turo ni Jesus simula pa noong kanyang unang public ministry. Pangalawa, aalisin ang kaharian ng Diyos sa mga taong binigyan ng tungkulin, ngunit hindi ginampanan, at ibibigay ang mga sa mga taong bubungahin ito. Hindi nga natin alam ang ating kinabukasan. Tayo ba ay pagpapalain ng buhay na walang hanggan? Kaya mahalaga na siguraduhin natin na ang Panginoon ang sentro ng ating buhay at tayo'y maging mabunga bilang alagad at mananampalataya. Mga kuya at ate, tayo naman ay binigyan ng oportunidad upang maglingkod sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng oportunidad na magbalik loob sa Kanya. Humingi tayo ng patawad sa ating mga naging pagkakasala. Katulad ng may-ari ng ubasan, patatawarin rin tayo. Kilalanin natin ang kanyang buktong na anak na nagbuwis ng buhay para sa atin. Tinubos tayo sa ating mga pagkakasala. Huwag sana nating makakalimutang magpasalamat sa ating mga biyayang natanggap. Huwag nating hayaang malayo ang ugnayan natin sa ating Panginoon dahil sa mga makabundong bagay. Sikapin nating makapaglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Huwag nawa nating tularan ang mga nangungupahan sa ubasan na hindi marunong tumanaw ng utang na loob at magbalik ng pasasalamat. Palagi nating tandaan na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi natin pag-aari. Mas naisin natin na maging mabuting magsasaka upang kung tayo man ay lumisan dito sa mundo, doon tayo mapunta sa kaharian ng ating Panginoon. Mga kuya at mga ate, ang phrase sa Ebanghelyo po na nakaantig ng aking damdamin ay ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulupan. Ako po ay isang civil engineer. At sa pagtatayo ng bahay, importante ang aming trabaho, lalo na sa usapan ng pundasyon. Sa Ebanghelyo, ang tawag dito ay panulukan or cornerstone sa Ingles. Kailangan matibay,
para hindi bumagsak ang bahay. Sa aming pamilya, ako po ang ate ng lahat. Ako ang panganay na anak, apo at pamangkin. Dahil dito, itinuring ko ang sarili ko na isang cornerstone. Takbuhan ng mga may kailangan. Sa aking munting simbahan, ako po ang breadwinner na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Pundasyon, panulukan, cornerstone. Alam natin na sa ating buhay, si Jesus yan. Ngunit sa mundong ating ginagalawan, sa ating pamilya, relasyon, pundasyon din kaya tayo? Freelance contractor po ako. Dahil freelance po, hawak ko ang sarili kong oras, kaya may oras ako para sa aking pamilya. Pero bit-bit ko pa rin ang mga problema sa site bilang isang freelance contractor. Kayod po talaga. At ang matinding nakapagpahirap sa akin ay ang panahon ngayon, ang pandemya. Noong January 2020 po, maayos na naumpisahan ang construction ng 4-unit apartment na pag-aari ng aking kaibigan. By March, naihanda na namin ang pagbubuhos ng second floor. Naihanda na ang porma at tukod. Mahigit 160 square meter po iyon. Ngunit biglang nag-lockdown nang dahil sa COVID. Tigil ang trabaho. Isang buwan po naming naiwan sa gitna ng ulan at araw ang aming mga kagamitan. Pagbalik namin, ng bandang April, nadat na naming durog at sira na ang aming mga porma. Pwede na sana akong umatras. Hindi ko naman kasalanan ng pandemya. Parang yung mga nangungupahan sa ubasan sa ating ebanghelyo, sarili lang ang iniisip. Ngunit pinagmamalasakitan ko po ang aking responsibilidad at obligasyon. Kaya, inulit namin ang trabaho simula sa umpisa. Napakahigpit po ng IATF sa kanilang mga patakaran. Nagipit ang aming mga galaw. Walang public transport. Kaya nagrenta pa ako ng mga sasakyan para sa mga trabahador. Alam ko po, malulugi na po ako, pero pinagporsigihan ko po ang trabaho. Marami na rin pong mga nangyaring problema sa loob ng site. Noong November 2020, finishing works na po kami, pero ibinigay bigla sa iba ang trabaho. Binantaan pa ako ng demanda at pinagbabayad ng penalties. Depression, kahihiyan at lungkot ang inabot ko. Pero secret lang po ah, kasi hindi po talaga ako nagsasabi ng mga problema sa pamilya ko dahil ayaw kong maapektuhan sila. Iniisip ko kasi, ako ang pundasyon, dapat matibay. Hindi lang naman sa pamilya ang iniisip ko. Ang mga trabahador ko na nawalan din ng trabaho, problema ko din po. Paano at saan ang tanong ko? Paano na ako babangon? Saan ko kukunin ang pang-araw-araw naming mga pangangailangan? Talaga naman pong ramdam ko yung give us this day our daily bread. Pag ako'y nananalangin. Yan naman po ang aking pundasyon. Panalangin. At pananampalataya na ako'y hindi pababayaan ng Panginoon. Noong January 2021 po, may bagong project. Pero nagkasakit ako. Maraming issues sa katawan. Sa huli, na-diagnose po na meron akong cyst ovary. Napagalitan pa ako ng doktor dahil sa muntik na akong mamatay at maubusan ng dugo. Sa awa ni Lord, naging okay naman po ako. July, nang pakiusapan po ako ng tito ko na gawin ang bahay ng kanyang ninang sa kasal sa Laguna. Sa makatawid po, may bago pong project. Ngunit maliit lang po ang budget. Halos wala pong professional fee. Hirang tao lang, kumbaga. Dahil kailangan kong magtipid, humanap ako sa online ng mga supplier na malapit doon at mas mura. Worth 167,000 po ang naibayad ko. Pero budol-budol po pala ito. Scammers na big time at marami na pong nabiktima. Hindi na ako naghabol.
Muli, paano at saan ang tanong ko? Paano ko masusolusyonan ang bagong pagsubok na ito? Saan naman ako kukuha ng ipabayad dyan? Mga kuya at mga ate, lugi na naman ako. Abonado pa. Sa lahat ng ito, hindi nawala ang aking panalangin pasasalamat. Lord, salamat po sa buhay ko. Pero aaminin ko po na gusto ko nang sumuko at pagod na ako. Dugtong ko sa dasal ko, Lord, kung bukas hindi na po ako magising, ikaw na po ang bahala sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko at magulang ko. Pero kung magigising po ako ay thank you po, dahil alam kong may plano pa kayong maganda para sa akin. Kung ako ay magbabalik tanaw gamit ang ating ebanghelyo, matagal na palang inihanda ng Panginoon ang ubasan niyang buhay ko. May bakod laban sa masasamang pag-iisip, may wine press upang ng uba o pigaan ng ubas na siyang naging mga pagsubok, ngunit nagdulot ng paglalim ng aking pananampalataya. May tore laban sa mga magnanakaw, pero hindi para sa mga budol-budol, kundi sa pagkawala ng aking pananampalataya dala ng mga bagyong dumadaan sa buhay. Hindi isa ang misyon natin sa mundo. May misyon ako mula sa aking propesyon at may misyon din ako para sa aking pamilya at isa itong napakalaking responsibilidad. Kahit sa pangangalaga sa ating katawan, sa ating sarili ay misyon din mula sa ating Panginoon. Lahat ng ito ay kailangang isaayos. Ang pinakamahalaga dito ay ang matibay na pundasyon sa lahat ng ating gawain. Sino nga ba ang ating pundasyon kundi ang ating Panginoon? Ang kanyang pagmamahal at ang kanyang habag. Ito ay inilatag ng Panginoon para sa akin. Masasabi ko pong mapalad po ako dahil bata pa lamang po ako ay namulat na ako ng aking mga magulang sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pananalig sa Diyos. Madalas po kami nagsisimba. Active din po ako sa gawain sa aming parokya. Sigurado po ako na ito ang naging matibay na pundasyon ko. Buong pamilya po namin nag-prex. Nakilala kami bilang pamilyang nasa music ministry. Singers, instrumentalists at animators. Sa prex, hindi lamang ako nagkaroon ng pagkakataong mapalalim ang aking pananampalataya. Nagkaroon din ako ng mas malaki at mas matibay na pamilya dito. Ito ang nagsilbing haligi ng buhay ko. Naging makulay at masigla ang buhay ko nung madalas pa ang mga gawain sa prex. Kahit pagod at maraming problema sa trabaho, carry lang. Ayos lang. Sa totoo, kapag may gawain sa prex, feeling ko nakakapag-charge ang buong pagkatao ko. Sa mga patuloy na pagsubok na naging, mas naging malapit po ako sa ating mahal na ina, si Mama Mary. Siya po ang naging ilaw sa madilim kong yugto ng aking buhay. Rosario po ang sandata ko sa lahat ng pagsubok. Sabi nga po sa kanta natin sa prex, ang daan patungo sa Diyos kung minsan ito'y lubak-lubak, masikip at baka pa nga ikaw ay madulas o madapa. Kaya nga po kahit sa ngayon, ay napakarami ko pa rin isipin at suliranin. Pinili ko pong ibahagi sa inyo ang aking paglalakbay. Dahil naniniwala po ako na sa dulo ng malubak, masikip, madulas at nakakadapang daan na ito, ay naroon ng ating Panginoong Diyos. Naghihintay sa atin. Kaya't kailangan nating magpatuloy at paulit-ulit na bumangon. Basta't piliin lang natin sumunod sa Kanya, nandun siya. Huwag din nating kakalimutan sa paglalakbay natin, hingin natin na samahan tayo ng ating mahal na ina. Ngayon po mga kuya at mga ate, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paanong paraan ko nakikita ang aking sarili sa tuwing humaharap ako sa salamin. Ganito po, isang bahay na sira-sira, may tulo ang bubong, may takip na lona,
Makalat yung paligid, maraming debris. Pero meron na pong building permit signage board na nakasabit sa harapan. Nakasulat po doon, Project Renovation, Ongoing Improvement and Modification. Contractor, God. Completion date, in God's perfect time. Mga kuya at mga ate, sa akin pong pagtatapos, ay nais ko pong iiwan sa inyo ang katanungan ito. Ano na po ang status ng construction ng bahay ninyo? Ilang percent na po ang up-to-date accomplishment nito? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. Mahal naming Ama sa langit, pinupuri ka namin. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang, lalo na sa mga panahong kami natulad sa mga nangungupahan sa ubasan. Salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin at sa iyong buktong na anak na siyang naging batong panilukhan at aming tagapagligtas. Hinihiling po namin na kami lagi ninyong gabayan upang kami maging mabunga ninyong mga disipulo. Kayo po ang aming kaligtasan. Kaawaan ninyo po kami. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, kaisa ng banal na Espiritu, sa panalangin ng mahal naming inang si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.